Hello guys, nagbabalik na naman tayo sa ating channel. Kung kayo napadaan, pwede kayong mag-subscribe at click mo na rin notification bell at huwag mo na rin kalimutan mag-like, mag-comment at mag-share. Guys, pag-usapan lang natin itong article ng FET ayon sa kanila guys, Catherine Niliguak si Vice. Ibig sabihin lang nito guys, patunay lang yan guys na dalawang beses niyang niliguak si Vice Ganda. Unang-una sa Instagram account, ikalawa sa celebrity sa ABS-CBN. Paano nangyari yan guys? Noon nagkaiwalay nga sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo, maraming sumuporta at maraming nag-follow kay Catherine Bernardo at naging 20 million ang followers niya sa Instagram. Sa ABS-CBN naman guys, naging top 1 celebrity si Catherine Bernardo. Ayon dito sa FET guys, sa kanilang article, iniyayag na ng Kapamilya Online World ang A-Listar nila sa taon 2023. Ibig sabihin lang yan guys, patunay lang yan kasi guys na hindi kasi nakagawa ng movie si Vice Ganda. Nag-focus kumano ito guys sa It's Showtime, lalong-lalo na guys sa kanyang asawa. At lalong-lalo na guys, diba kung mababalitaan ninyo, nagkaroon ito ng alitan sa MTRCB. Nang una sa listaan si Catherine Bernardo at pangalawa lamang si Vice Ganda. Sumatotal, kinabog o niligwak ni Catherine si Vice sa pagiging phenomenon at ang kabogabog. Dati-rati kasi nangunguna si Vice dahil sa dami ng hit movies niya at show, pero sa nagdaan taon naaagaw sa kanya ang spotlight ni Kat. Ibig sabihin lang nito guys, dati-rati daw marami talaga siyang hit movies at show. Eh pero kasi guys, 'di ba? Nalaman naman natin guys kung ano nangyari talaga sa It's Showtime. Nagkaroon ng violation 'yan sa MTRCB. At lalong-lalo na uminto si Vice Ganda sa paggawa ng movies dahil sa gusto niya muna magkaroon ng time sa kanyang husband. 'Di ba? At nagkaroon din naman na kasi sila ng issue guys. Katulad ng icing, 'di ba? Dahil pinag-usapan nga naman sila doon sa pagiging ano yung bayon labas guys, kasi may mga bata yun, parang child abuse yata yung labas nun, kaya lumitaw na parang ganun ang resulta, nagkaroon sila ng violation. Ang sabi pa dito guys ng article, understandable naman ito dahil bukod sa wala silang pinikula ginawa noong 2023 ay mas naging prioridad ng It's Showtime host ang kanyang love life noong nakaraan taon. Bukod sa pagiging kontrobersya, dumami rin ang mga endorsement ni Kat ng iba't ibang tanyag na brands. Nagdadagdagan din ng umigit kumulang na 3 milyon ang followers niya sa IG. Kasi guys, siyempre, kung mababalitaan ninyo nung sila ay nagkaiwalay, doon ito pumutok at sumabog ang issue. At lalong-lalo na alam kasi ng mga netizens o Katniel fans na si Catherine Bernardo ang naging biktima ni Daniel Padilla. Dahil nalaman ng mga netizens o mga Katniel fans na multiple cheater ang ginawa ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Na alam naman natin guys, ha, inuhuli pala ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla kung ano pala ang ginagawa nito. Dagdag pa dito guys, ha, sinasabi pa ni Cian Gasa na napakarami pa walang babae ni Daniel Padilla bukod pa kay Catherine Bernardo. At isa pa dyan, September pa pala sila nagkaiwalay. Yan kasi ang sinasabi ni Cian Gasa. Ito pa, dagdag pa ng pet guys, naagaw din ang baso o guhit ng kapalaran dahil siya na ang most followed Filipino celebrity sa IG na may 20.3 million followers. Naigitan na nga niya si Ann Curtis na may 2.2 million followers at si Vice Ganda na may 10.8 million followers sa Instagram. Awak din ni Kat ang record ng highest crossing noon
ng MMFF film pagkatapos tumakbo ng more than 100 million ang kanyang pelikula A Very Good Girl sa takilya last year. Ibig sabihin lang nito guys, talagang ibang klase yung nangyari. Alam naman natin guys kung ano yung prediction ni Master Hands kay Catherine Bernardo. Talagang bonggam-bongga talaga yung blessing na makukuha ni Catherine Bernardo. Lalong-lalo na guys yung movie nila Alden Richards at Catherine Bernardo, yung Hello Love Goodbye. Talagang nakakuha yun guys ng 800 million. Pero yung last movie ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo guys, The House of Us, nagkaroon lang sila ng 600 million. Kaya tinalo talaga ni Alden Richard guys si Daniel Padilla. Ayon pa sa PET guys, dagdag ng karangalan din sa actress ang tanggalin Outstanding Asia Star sa 18th Seoul International Drama Award para sa kanyang pagganap sa serye Too Good to Be True. Pumapangatlo naman sa listaan ng kapamilya ang Lister na 2023 ang Primetime King na si Coco Martin, na ang serye FPJ Batang Quiapo ay patuloy na umaabante sa rating sa telebisyon. Nasa number 4 naman si Kim Chiu, na tila mas magiging mabango pa sa mga producer pagkatapos nag-iwalay nila ng ex na si Sian Lim. Ibig sabihin lang nito guys, talagang ito yung pinag-usapan nila guys na nalaman daw ito guys nung eto nga guys ito. Sinasabi dito guys na nadagdagan ang karangalan din ng actress na tanghaling Outstanding Asia Star sa Seoul International Drama Award. Dito nasabi na magkakaroon daw ng teleserye o movie sina Lee Jung-ho at Catherine Bernardo. Pero isang malaking fake news lang pala yun. Trending naging ang kanyang pagiging kasuklam-suklam sa serye. Lilang na malapit na mapapanood sa telebisyon, nasa ikalimang pwesto naman ang It's Showtime. O's at UNICEF Ambassador na si Ann Curtis, samantalang nasa ika-aling na spot ang Asia Songbird at Magandang Buhay host na si Regine Velasquez. Nasa ika-7 pwesto naman si Andrea Brillantes sa kanyang masasabing naigitan na niya ng milya-milya ang kanyang na nasabing ng agaw daw ng boyfriend si Francine Diaz. Kaya kapansin-pansin guys, talagang malayo na ang nararating ni Andrea Brillantes dahil nanalo rin siya guys sa yung pinakamaganda dito sa Pilipinas. Top 16 siya guys, talagang natalbogan niya rin si Catherine Bernardo, lalong-lalo na guys. Ann Curtis, napakaraming magaganda sa Pilipinas, pero Andrea Brillantes guys ang nauuna sa Pilipinas. Kaya masasabi pa rin natin guys na talagang bonggang-bongga rin ang kagandaan ni Andrea Brillantes.